Ito yung mga teams na number 1 sa buong NBA after ng regular season, pero hindi umabot ng NBA Finals. So iba pa yung number 1 seed sa East or sa West. Kumbaga sila yung may best record sa buong liga pero hindi umabot ng Finals. This season, ang running for number 1 overall ay Boston Celtics. Ang susunod sa kanila, OKC, Minnesota, Nuggets at Clippers. Unahin natin yung 2011 at 2012. Bulls ang number 1 overall sa dalawang magkasunod na season. Actually, yung 2012, tabla sila sa San Antonio. Pero nasa Bulls kasi ang tiebreaker. Nang 2011, MVP season yun ni Derrick Rose. Ilang contender din ang nasa East, gaya ng Miami at Boston. Umabot noon ng conference finals ang Bulls at nakatapat nila ang Miami Heat kung saan tinalo sila 4-1. Ang nag-champion noon, number 5 na overall na Dallas Mavericks na sa conference nila sa West ay pang number 3 sila. Nang 2012 naman, number 1 ulit dito yung Bulls kaso na-upset sila ng number 8 na Philadelphia. Dito nagkaroon ng injury si Derrick Rose at nagsimulang bumaba yung kanyang game or nawala pa siya ng isang taon dahil sa injury. Ang nagtapat sa finals noon ang number 3 at number 4 na overall na Miami at ang OKC. Ang Miami Heat ang nag-champion noong 2012 season. Mula 2013 hanggang 2017 kung sino ang number 1 team doon makakapasok ng NBA Finals. Limang season na magkakasunod yun, either San Antonio, Miami or kaya Golden State. After kasi noon, wala nang sumunod. Nang 2018, ang Houston Rockets ang number 1 overall. Ito yung MVP season ni James Harden, siya din ang scoring leader ng NBA at naging unang player na merong 60 points triple-double. Andito na rin ng mga time na yon si Chris Paul. Maagang tinatapos noon ng Houston ang series nila kontra sa Minnesota at dito sa Utah Jazz. Ang nakatapat nila sa conference finals, Golden State. Dito kasi nagkaroon ng controversy na hindi binibigyan ng foul si James Harden. Yun ang pina-audit dati ng Houston na wala rin naman nangyari. Ang nag-champion noong 2018, Golden State kalaban ng Cavaliers. Nang 2019 season, Milwaukee Bucks ang merong best record noon. MVP season ni Giannis. So nabago na nito ang NBA dahil si Kawhi nasa Toronto na, si LeBron lumipat na ng West sa Lakers, nasa Sixers na si Jimmy Butler, meron ng Hayward at Kyrie ang Celtics pero noon iba na si Gordon Hayward dahil galing siya sa injury. Ikalawang season na rin ni Jason Tatum na nag-emerge na bilang star. Sa playoffs, tinalo agad ng Bucks ang Detroit sa loob ng 4 na games. Sinundan nyo ng series nila versus Boston na inabot lang ng 5. Pagdating ng conference finals, nakatapat nila ang Toronto. Nakadalawa agad doon ang Bucks. Hanggang sinabi noon ni Kawhi na siya na ang magbabantay kay Giannis at nakuha ng Raptors yung sumunod na 4 na games na sila ang pumasok sa finals at nakatapat ang Golden State. Na ang Toronto noon ay ang number 2 overall team sa buong NBA at sila ang nag-champion. Sa 2020 season, number 1 ulit dito yung Milwaukee Bucks. Matatagmo kasing revenge season yun para sa Bucks. 41-7 record na agad sila bago palang pumasok yung February at pasok na agad sila noon sa playoffs. So wala pang play-ins nito. Nagkaroon noon ang Milwaukee Bucks ng 19-game winning streak at tinapos ang season na yon dito sa bubble. Si Giannis ang nanalo ng MVP at Defensive Player of the Year. So wala na sa Raptors si Kawhi, nasa Clippers na kasama si PG. Wala na rin si Kyrie sa Boston, nasa Brooklyn na. Si Tatum naging All-Star na nung time na to. So nabago ulit kasi ang landscape noon ng NBA. Kahit wala na si Kawhi sa Raptors, pangalawa pa rin sila sa ranking noon, behind dito sa Bucks. Pero yung isa talagang nagsimulang maging contender ay Miami dahil nalipat sa kanila si Jimmy Butler. Nakatapat ng Bucks sa first round ng Orlando Magic, panalo sila sa 5 games. Yung Miami naman tinalo in 4 games ang Pacers. Iba na rin ito si Jimmy Butler kasi ito yung sinasabing best team talaga sa kanya, ang Miami. Ang Bucks naman nun, may extra curricular activity ang mga players nila kaya nawala sa focus. Ito yung nag-rally yung ibang players ng Bucks kaya nawala nga sa focus yung ibang players din. Ang Miami naka 3-0 agad sa Bucks na hindi naman naglaro ng matagal si Giannis nung nag-iisang panalo din ng Milwaukee. Sa Game 5, tinapos na ng Miami yung series at hindi nung naglaro si Giannis dahil nga meron siyang injury. Tinalo naman ang Miami Heat sa conference finals ang Boston at nakatapat nila ang Lakers. Number 11 overall noon ang Miami sa standing or sa buong NBA. Ang Lakers naman number 3 overall.
Ng 2021 season naman, Utah Jazz ang tinaguri ang banderang kapos. Shortened season na nga dahil pandemic. Ito rin yung marami na injured na players. Katulad ng Bucks, revenge season din to para nga sa Utah Jazz dahil sa nangyari sa kanila noong 2020 playoffs. Nabalikan sila ng Denver Nuggets kahit lamang na sila ng 3-1. Yung Suns doon, meron ng CP3, Booker at DeAndre Ayton. Sila yung second best team noon sa Utah. Bukod noon, nagkaroon din ng slow start ang Jazz until pumasok yung January na nagkaroon sila ng 22-5 record. Nagkaroon pa ng injury noon si Donovan Mitchell at hindi nakapaglaro ng isang buwan kahit nung first game nila sa playoffs kalaban ng Memphis. Pero tinalo pa rin ng Jazz ang Memphis sa loob ng 5 games. Nung second round naman, parang sinolo na ni Donovan ang series nila versus dito sa Clippers. 5 out of 6 games sa series na yun, umiscore si Donovan ng 30 or more points. Nakuha agad nila yung 2 games bago nakuha ng Clippers yung sumunod na 4. Si Donovan may average no na 34 points per game. Ang nakapasok sa finals ang number 2 na Suns at ang nakalaban nila number 7 overall na Milwaukee Bucks. Kung saan naman ang Bucks nag-champion doon kahit pa may injury din si Giannis na nakuha niya sa series kontra naman sa Atlanta. Sa 2022 season, number 1 overall Suns. Ito yung unang beses ulit na ang Suns ang number 1 overall or ang may best record sa buong NBA since 2005 sa time ni Steve Nash. Sabi nga ni Chris Paul noon, nung nakapasok siya sa NBA Finals, gusto ulit niyang bumalik. Kaso marami na siyang kaagaw ngayon sa West. So andun na ang Memphis, andun pa rin ang Golden State. Sa first round, pinahirapan pa ng Pelicans and Suns. Tumabla pa sila ng 2-2. Pero nakuha pa rin naman ng Suns yung last 2 games. Ang sumunod naman na series versus Dallas. Nakadalawa agad noon ang Suns kontra dito kay Naluka. Pero sa record kasi ni CP3, siya yung may worst record kapag naka 2-0 na siya. Nabalikan siya ng Dallas noon at tinapos ni Luka sa Game 7 na sila ang pumasok noon sa Conference Finals. Ang nagtapat nga lang noon sa finals ang number 4 overall na Golden State kalaban ng number 6 overall na Boston Celtics at ang Golden State ang nag-champion noon. Sa nakaraang season 2023, number 1 overall ulit noon ang Milwaukee Bucks. Walang kadala-dala, na-upset sila ng number 8 na Miami Heat. Pero sa technicality, number 7 talaga ang Miami noon, naging number 8 sila dahil sa play-ins. Pero at least yung Milwaukee Bucks nag-champion na noong 2021 kahit papaano. Pero nasayang kasi yung tatlong pagkakataon na sila ang number 1 sa buong NBA na hindi sila pumasok noong sa finals. Ang Nuggets naman na pumasok sa NBA Finals noong nakaraang season ay number 4 overall sa buong NBA pero sila ang number 1 sa West. Yung Miami at itong Denver Nuggets ang nagtapat sa finals noon na tinapos din ng Nuggets yung series sa loob lamang ng 5 games. Simula 2018 hanggang 2023, wala pang nakakapasok ulit sa NBA Finals na sila ang number 1 overall sa buong NBA or sila yung may best record sa liga. Sa timeline na yon, tatlong beses nalaglag yung Milwaukee Bucks na sila ang may best record at 2 beses din na upset noon ang Bucks.